So first of all, maglalagay po ng gel. Ano po yung gel? Yung gel para to mag-slide yung handle niya. Kasi pag wala, hindi siya smooth yung pagkanya niya. Niya. Tapos nakakatulong din siya medyo maglamig ng konti. So ngayon naman po mga kabilabs, bikini naman. First time. This is it. Pero siguro ginagamit ang mga artista. Mm-hmm. Alam ko, napakahirap nito. Ganito lang pala. Galing lang. Talaw masakit. Hindi ko mailang kami sa ano. Kasi para ano naman siya yung mabait kasi siya. Isang sapo na naman ang ngayon. Yay! Tapos ipapasok po natin dito. From here, sa Tel Aviv Haagana, andun lang po si Ana Lu Beauty Studio. Diretsahin nyo lang po ito, then tawid kayo. So pagkatawid nyo, nandyan po sa harapan yung number 35, hanapin nyo na lang po. Welcome to Tel Aviv Haagana Station. So train station po ito, yan tayo galing kanina. Okay, so tapos na po tayo mga kabilabs. Bye-bye! Thank you, Miss Ana Lu. So tapos na po tayo mga kabilabs. Dito lang siya, oh. Siguro mga ano lang ako dito, 30 minutes lang lahat. So ito yung pangalan po ng studio ng Miss Ana Lu. Ana Lu Beauty Studio. And ayun lang po yung train station. Ayan lang, oh, yung Tel Aviv Haagana. And ito po yung paligid niya. Kaharap lang po siya ng yellow gasoline. And yung street na to ay Haagana. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten. Hi, Kabilabs! Good morning! So, nandito po tayo ngayon sa Tel Aviv. Magpapa underarm laser po tayo for the first time. And nandito po si Miss Ana Lu. Siya po yung gagawa sa atin. Kailangan mo lang mag-sign dito kung hindi ka buntis. At tapos pag wala kang tinitake na antibiotic, pali-consent ko siya. Ah, okay. Yes, yan siya. Mamaya po, explain namin sa inyo kung ano yung mga bawal and kung ano ba yung benefits or advantage. Pangarap ko to mga kabilabs. Dumang pa-laser ng underarm kasi naiinis na ako. Tsaka nakakaputi daw, may balita ako. Sabi ng gumawa ng ating kilay, si Shebrows, nakakaputi din daw siya ng underarm. Okay. Nakikilig daw. So bago ko daw po i-laser, tatanggalin daw muna yung buhok. Kita nila yung hair. A few moments later. So para maprotektahan ang ating mata sa laser, kailangan isuot natin ito before we start. Hindi masakit? Hindi. Lagyan ng gel. This is my first session noong October pa po mga kabilabs. The reason why bakit ngayon ko lang ito inilabas, ngayon ay December na po, dahil inantay ko munang mangyari ang aking second session. So doon muna tayo, doon ko na kayo ipo-focus sa pangalawang session natin, kasi dahil first time po naming i-vlog ito ni Miss Ana Lu, hindi namin napansin na naharangan na po pala yung camera. A few inches later. Tapos na. Oh, yung trrr, yun na yun. Wala ko naramdaman. So ngayon naman po mga kabilabs, bikini naman. First time. This is it. Usually kasi yung iba din, nahihiya lang sila sa first session. Kasi parang kala nila nakahiya. Pero normal lang, lahat ng babae sa ibla yung ito. Medyo masakit pala. Sa baba, no? Kasi pag may pigmentation. Ngayon mga napapanood ako, grabe naman yung pag-aray nila. Merong iba dating masakit. Oh, yung mga dating machine. Ah. Yes. Pero parang kasi wala pang handle yun. Wala pang ice yun. Inuumpisahan na po, pero parang wala naman. So, kailangan po, bago pumunta dito, mag-shave na night before the schedule. Talagang shave talaga. Oo. Huwag trim. As in shave talaga.
Pero okay lang, airy-airy lang naman. Medyo ano siya, may counting ano. Kurot-kurot. Kurot lang. Pero mas masakit pa yung hagat ng langgam. Airy lang? Airy lang. Actually, madami siyang additional effects based sa feedback ng mga clients ko. Like, yung lighten ng pigmentation, tapos yung sa kini-kini naman yung ano, yung... Mabagal ang pagtubo. Mabagal ang pagtubo, and then yung pag-ano din, yung pagpapawis. Ay, yun. Natanggal din. Tamang-tamang pala sa akin doon. Grabe ako, magpawis talaga ng kilig. Hindi talaga umaagos talaga siya po natitensya. Actually, yung ibang, like yung pagpapawis, hindi ko yan alam. Hindi ko nandiyan sa mga feedback na lang. Ano. Worth it naman pala yung pera natin. Bali mga after 3 weeks, tutubo pa rin yan yung hair mo. Pwede mong itry yung iba niyan pag bubuntin mo, isang natatanggal yan. Sa bikini naman, makikita mo usually yung changes after 3 sessions. Para ka lang na pong OB. Ha? Nakakita ka na iba-iba. Yes, ha? Mamas, ha? Saan ko galing yung machine? Dito lang sa Israel din. Kasi ano talaga yung Israel din. Oh, kilala talaga siya sa mga technology. At saka dito sa Israel, hindi ka din basta-basta open ito kung hindi registered sa ano. Kasi pinag-aralan nyo din? Oo. Kaaral ka talaga kasi hindi ka din nila bementahan pag ano, pagka... course ang kinuha niyo po? Doon mismo sa school ng nagbebenta ng ano, sa Cosmetics Express. Sila din yung nagsin. So, para may training kayo, yes. Paano gamitin? License dapat? Yes. Ay, pinakabahan na ako. Hindi, okay. Ito rin yung pinakababa. Ano yung pinakamahirap na experience sa nagpapaan Brazilian? Wala. Same lang lahat. Wala yung ano, nahirapan kayo? Wala. Kasi ano, same lang sila lahat eh. Same lang. Yung iba natatakot sila kasi yung itsura. Pero sa totoo lang, same lang lahat yung itsura. Kahit may anak, walang anak, halos same lang. Ah, nakailan na. Nakailan kasi na dati siya. Ako nang hindi pa ako nagpapalaser. Akala ko din nakakahiya. So, ngayon po ay October 11. Saktong sahuran talaga. Babalik uli ako after sahur. Okay na? Init? Medyo mainit. Dito siya mainit? Dito? Kasi yung kung saan yung may pigmentation, yun, ah, mas kaya mapipin pala. Yung init. Oo. Parang ano, hindi ka maiilang. Hindi ko mailang kay Miss Ano doon kasi para ano naman siya yun. Mabait kasi siya. Kasi siguro ano, hindi mahihiya yung mga kliyente. Pero meron akong like 4 sessions na niya na halos wala na yung hair niya. Ah. Pero iba-iba kasi eh. Iba-iba yung hair. O, depende. Ito rin siguro ginagamit ng mga artista. Kala ko napakahirap nito. Ganito lang pala. Dali lang. Kala ko masakit. Ano pag may mga kliyente nagmamadali? Gusto nila every 2 weeks? Hindi advisable. Kasi pwede ko silang tanggapin, pero I prefer not. Kasi sayang lang yung bayad nila. Ah. Kasi wala pa akong ililaser nun. Kasi same pa din yung ililaser ko. Yun pa rin yung nadaanan ko dati. Ang galing. So, kailangan kong hintayin yung mga bagong root na lalabas. Every ano ako nag-shave, every ligo. Okay lang. Okay lang na mag-ano. Basta wag lang yung wax. Online wax. Mm-hmm. Hanggang anong oras po pala kayo? Hanggang 7 ng gabi. 7 ng gabi. Open na kami from 8. Until 7. Tapos so, yun nga lang, by appointment lang talaga. Kasi sayang yung time din ako mag-walking sila. Tapos yung mga naka-schedule, lalo yung mga malalayo. By appointment daw. So, tapos na po tayo mga kabilabs. Ganun lang pala. Napakadali lang. Thank you, Miss Ana Lu. Salamat. Ito po yung machine na ginagamit. Ano pong tawag dito? Cosmetics Express.
sa mga pupunta po dito, meron din kayo mabibiling mga Dead Sea products, mga hand cream and foot cream. And sa mga kabilabs ko na naghahanap ng cuticle remover, tsaka mga toilet, mga Vicks, marami din sila dito. Di ba marami sa inyo naghahanap ng cuticle remover? So punta lang po kayo dito. Very satisfied. Ganda. Parang wala. Then, ano pa yung iba nyo pong ano? Foot spa, pedicure, foot spa. Mag-vlog ako. Foot spa. Pedicure gel, with foot spa, and then manicure gel. Pero kailangan naka-schedule po, no? Pangalan na lang ang So, before we proceed to our second session, ito muna yung mga dos and don'ts and yung mga price per packages. Paki-screenshot na lang po para meron kayong copy. And nandito na rin po yung address nila and kung saan mo sila pwedeng kontakin. Strictly, no walk-in. Hi, Miss Anna Lou! Second session ko na po ito ngayon. Sinadya ko talagang hindi mag-shave para makita nyo yung... After 1 month, sinadya kong hindi mag-shave para makita nyo. So, ganito siya. Basta one session. So, to be fair. Whitening ba siya? Actually, hindi siya whitening. Hair removal lang siya. Pero, nakakalighten na siya ng pigmentations. Pero yung iba, hindi si... Kaya ako hindi sinasabing whitening kasi baka nag-expect nila na white. Tama. Pero, as in, nakakatanggal talaga siya ng pigmentation. As in, super nakakalight siya ng pigmentation. Mostly, hindi lahat. Mostly, nababawasan yung pag-ano nila. Pagpapawis. Oo. Sa akin ba? Sa akin, wala pa kasi first session pa lang. First session pa lang. Oo. So, ay, hindi pa natin masyado makikita yon. So first of all, maglalagay po ng gel. Ano po yung gel? Yung gel para to mag-slide yung ano, yung handle niya. Kasi pag wala, hindi siya smooth yung pagkanya niya. Tapos nakakatulong din siya medyo maglamig ng konti. Nag-ihiti ako ngayon. Bakit nag-ihiti ako ngayon? Relax na kasi ako. Chill ka na kasi. Chill kasi ako. Hindi na ako nahihiya. So, ito po yung, ito na yung laser, no? Yes, ito na yung laser. Pag may narinig. Per second, meron na siyang 20 pulse. Kaya, in 30 seconds, enough na para sa area ng Pilipino. Ganun ka high-tech yung machine ni Sana Lu. Pero mapabawasan niya, matatanggal pa yung mga chicken skin. Second session, nakikita na ba yung ano? Yung effect? Iba. Kasi yung ano yung hair growth natin nagdidepende yan sa hormones natin. Di ba may iba ko bilis. Same lang yan sa nails. May iba na sobrang bilis tumubo. May ibang mabagal. Tapos may iba na one session lang, makikita mo na yung ano, yung result. May makikita ka ng difference. May iba naman, like yung sa'yo, hindi naman, hindi kasi ka masyadong ma-hair. So, makikita mong konti na lang. May iba talaga kasi pinanganak na ma-hair. So, nag-start nila makita yung changes mga after three sessions. Ah, okay. Kaya ko din pinupush yung ano, yung package sa mga, especially sa mga ma-hair. Pinupush ko sa kanila yung package kasi pag hindi sila naka-package, parang tinatamad na silang bumalik. Pag nakapakay sila, nagbayad na sila, papupush ka lang sila at tumatapos yung session. Tama, tama. Lalo na kung malayo ka sa Tel Aviv, tatamarin ka na. Tsaka may iba din akong clients dati na sinasabi nila na after 2 sessions, 3 sessions, sasabihin, may hair pa naman, so hindi na ako babalik, hindi naman natatanggal. Kasi hindi pa naman matatanggal in 3 sessions, kaya abdo. Kaya may mga sessions tayo. Like up to 10. Pinaka main problem ko pawis ano, nababasa talaga siya lalo pag nakitens sa water bottle. Alam, ano, talagang ano, nakakahiya lalo na pag yung suot ko ay gray. Ganyan color. Oo. So, talaga. Let's see, hope sana na ano, na mabawasan yung pag ano kasi, yung pag pagsusweat.
Kasi mostly talaga nababawas. Like ako, kaya hindi na ako nagde-deodorant kasi hindi na ako nagpapawis kasi kahit summer. Okay, before we continue this video, I assume po na lahat na nanonood ng aking vlogs ay mga matured na po at mga professional at hindi po bastos dahil ang babanggitin ko po ay medyo personal. Thank you po. Salamat. Sa bikini, may improvement na. Yung sa'yo, may nakita mo na? May nakita ko improvement, although mabuhok talaga siya. Kasi mostly one session, halos wala ka pang nakikita niyan eh. Pero ano, ang laking ginhawa niya kasi pag tumubo, di ba dati, makate, oo. Masakit. Masakit pag tumubo yan eh. Pagka tumatama, lalo pa naka-pants, naka-leggings. Pero ngayon, smooth, nakakatuwa. Okay, so ngayon po, bikini na yung ano, next na ili-laser po. Marami ba nagpapa-laser ng bikini? Marami. Marami na rin? Wow. Kasi siya din ang pinaka-recommended ko sa lahat ng party ng katawan, bikini yung pinaka-recommended ko. Parang siya yung pinakasulit nga sa sanak ko. Ah, talaga? Kasi sobrang mahal siya. Talaga ba? So, mas ma-appreciate mo yung result. Ang daming gusto pang magpa-laser, pero hindi sila nag-start kasi nahihiya. So, yung package po? Yung sa bikini, 1,354.10. Cash yun? Yes, yan yung cash price. Pwede bang ano, installment? Pag mag-installment sila, yung choice nila is mag-per session. Yung per session naman na payment is 200 per session. So instead na 1,350 lang ang 10, pag kumikaka sila, abutin sila ng 2,000. Pag mag-per session sila. Tatama rin na sila nun. At saka tatama rin sila, hindi nila matatapos ang session. Oo. At dahil masasayang lang yung inumpisahan nila kasi babalik lang din yung hair nila. Oo. Kumbaga recommended ko talaga yung mag-aano sila, mag-a-evaluate sila ng package. Hold ka muna. Ito na yung pinaka-ano. Nakakahiyang part. Open pa lang kape. Okay lang? Okay lang. Hair removal talaga, pero may additional na result siya ng pag ano, yung sa sweating. Sweating. Tapos yung lightening ng pigmentation. Oo, lightening ng pigmentation. And then, yung ano, yung odor ba? Oo. Okay, ulitin ko lang po mga kabilabs ang mga benefits na pwede nating makuha kapag tayo ay nagpa-laser hair removal. Number one is nakaka-reduce po siya ng body odor. Totoo po yan mga kabilabs. And nakaka-less din po siya ng pagpapawis. Tulad ko, di ba? Nakita nyo naman. And yung ingrown hairs. Then nakaka-lightening din po siya ng mga pigmentation. Actually, dito sa baba, mabilis lang din sana. Ito, dinadahan-dahan ko lang. Kasi once na pag may pigmentation, mas sensitive sila sa laser. A few inches later. Okay, hi kabilabs. Pagkatapos po natin magpa-laser ng underarm, ngayon naman po ay magpapa-gel polish po tayo. Pero, ganito pala mo, ano, paglilinis dito. Yes. Kaya pala hindi na sila gumagamit ng critical remover. Kami minsan gumagamit ng cuticle remover, lalo pag sobrang kapal ang cuticle niya. Ang sa'yo parang virgin yung cuticle mo. Ako lang kasi nag-ilitis. Hindi mo masyadong tinatanggal, no? Hindi masyado. Walang oras. Okay, so ganito po magpalinis ng koko dito sa Israel, mga kabilabs. Hi, Miss Ana Lu. Hi. Don't worry, maganda ka pa rin. Okay, so malinis na po ang ating koko, mga kabilabs. So next naman po. So ito yung base one. Pasok mo yan. So, napakaganda po magpa-gel polish mga kabilabs kasi yung kuko natin ay mas tumitibay siya and solid yung bayad natin kasi eh, pag nagpa-gel polish tayo, matagal bago siya matanggal hanggat hindi siya
humahaba, hanggat hindi humahaba yung kuko natin, nandyan pa rin yung kulay. Eh, nakikita nyo yung mga cuticle dyan sa taas. Mga pagpipilian nyo po yan. Eh, nakadepende sa inyo kung anong gusto nyong kulay na ipalagay na gel polish. So, lahat po ng gamit nila dyan ay gel polish. Pwede rin po kayo magpa-pedicure. Yay! Tapos ipapasok po natin dito. Ganda! Isang sapo na lang ng room natin dyan yung pag... Ganda, mga kabilabs! Nakaka-good vibes. Self-confidence is a superpower. Once you take care of yourself, magic starts happening and it will reflect in your face. So, pampering yourself is not being selfish. Kasi kailangan din naman natin bigyan ng time yung sarili natin, bigyan natin ng importansya dahil puhunan naman natin ang ating sarili, di ba? So, kung masaya tayo inside, magre-reflect sa ating mood at kung paano natin tratuhin ang ibang tao at syempre, makikita din sa ating mukha kung tayo'y masaya. Kaya, don't forget to love yourself! Yay! Ito na po siya! Stay.